Lloyd Cafe Cadena, pumanaw na. Marahil ay narinig mo na ang balitang ito. Pero ang malaking katanungan sa iyong kaisipan, ano nga ba ang dahilan ng pagpanaw ni Lloyd Cafe Cadena? September 4, 2020, nang mabalita sa kanyang official Facebook page ang pagpanaw ni Lloyd Cafe Cadena. At nung marinig natin ang balitang ito, ay talaga namang nalungkot tayo mga Evadgers. Maging ako na matagal nang sumusubaybay at isa sa mga subscribers ni Lloyd Cafe Cadena ay hindi makapaniwala sa nangyari. Akala ko isa lamang malaking prank ang post na yun at walang katotohanan. Kaya hindi ko muna ito binlog mga Evadgers dahil nais ko itong kumpirmahin kung totoo ba talaga. Kasi nakikita naman natin si Lloyd sa kanyang mga vlog na napakalakas pa nito at napakasigla. Subalit, totoo nga ang balita. At kailangan nating tanggapin ang katotohanan ito kahit na masakit. Para sa mga pamilya ni Lloyd Cafe Cadena at kanyang mga naiwan, nakikiramay po ako sa inyo. At talaga namang pinag-uusapan sa buong mundo, buong Pilipinas, ang naging kamatayan ni Lloyd. Subalit, kasabay ng pag-trending nito, siya rin pag-trending ng hula ni Rudy Baldwin. Marami ang nagsasabi na nahulaan di umano ni Rudy Baldwin ang kamatayan ni Lloyd Cafe Cadena. Kung pagbabasehan ang kanyang naging post noong December 2019, kung saan nabanggit niya na mayroong isang sikat na vlogger na mamamatay sa cardiac arrest. Marahil mag-iisip ang iba sa atin na inedit lamang ni Rudy Baldwin ang post na yun, pero hindi. Marami po ang nakapag-screenshot at na-save nila ang post na yun ni Rudy Baldwin noong 2019. Ang malaking katanungan, paano nga ba nalaman ni Rudy Baldwin ang mga hulang ito? Saan galing ang kanyang mga impormasyon? Ito ba ay galing sa Diyos o mayroon pang ibang pinagkukunan sa mga hula na ito? Si Lloyd Cafe Cadena nga ba ang tinutukoy ni Rudy Baldwin sa kanyang hula noong December 2019 na di umano isang sikat na YouTuber na mamamatay dahil sa cardiac arrest? At hindi lang yan, totoo nga ba yung naging premonition ni Lloyd Cafe Cadena sa isa sa kanyang mga naging huling vlog? Well, ilan naman yan sa mga kasagutan na bibigyan natin ng linaw sa araw na ito. Kaya, tune in ka lang. What's up? Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. Ayoko sanang i-vlog ang topic na ito pero meron tayong request galing sa isang subscribers natin. At ito po, shoutout sa'yo, kapatid. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan nga po natin etong mga misteryong bumabalot sa kamatayan ni Lloyd Cafe Cadena. Maari mong paniwalaan ang ilan sa mga ito at maari ring hindi. Pero bago ang lahat ng yan, kilalanin muna natin kung sino si Lloyd Cafe Cadena. Well, tulad ng alam natin, si Lloyd Cafe Cadena isang sikat na Filipino vlogger. At umabot na sa 5 million mahigit ang dalawang YouTube channel niya. At talagang masasabi nating isa siya sa mga OG o old gang YouTuber sa Pilipinas. Pero bago siya naging isang sikat na YouTuber ay dumaan muna siya sa pagiging meme creator, Vines creator, naging author, naging radio this hockey o DJ sa IFM 93.9 Manila. Pero bago siya sumikat, siya po ay nag-aral at nakapagtapos ng Business Administration, major in Financial Management sa Koleyo de San Juan de Letran, Manila. At dati rin siyang nag-aral sa Olivares College. Umabot na nga sa 5 million followers ang kanyang YouTube channel at kung pagsasamahin ang lahat ng kanyang views, aabot pa ito sa 440 million. Alam nyo ba na bago pa nagkaroon ng Will Dasovich, Jamil, Alex Gonzaga, Ivana Alawi at marami pang iba, ay mayroon ng Lloyd Cafe Cadena sa YouTube na nag-entertain ng maraming kabataan. Ipinanganak si Lloyd Cafe Cadena noong September 22, 1993. Ilang araw na lang sana bago siya mag-birthday. At siya ay nagsimula sa YouTube noong 2011. Malapit na sana siyang mag-iisang dekada. Pero ganun pa man, sa loob ng 9 years na yun, ay marami nang natulungan si Lloyd Cafe Cadena, particular ang mga bata na binibigyan niya ng mga school supplies at ang mga BNT o bakla ng taon na pinasikat rin ni Lloyd Cafe Cadena. At syempre, natulungan niyang mahigit ang kanyang pamilya. Katunayan nga, bagong gawa pa ang bahay ni Lloyd Cafe Cadena na fine-feature niya
sa kanyang mga vlogs nitong mga nakaraang buwan. So eto na nga mga Evadgers, pag-uusapan na natin kung si Lloyd Cafe Cadena nga ba ang nahulaan ni Rudy Baldwin na pinost niya sa kanyang Facebook noong December 2019. Well, marami sa atin nag-iisip na si Lloyd nga ang tinutukoy doon sa naging hula dahil napaka-specific ng hula nito. Unang-una nabanggit niya na ang mamamatay ay isang sikat na vlogger, which is tugma naman sa description ni Lloyd Cafe Cadena dahil isa talaga siya sa mga sikat na vlogger dito sa ating bansa. Ang pangalawa ay sobrang specific rin na mamamatay ang sikat na vlogger na ito dahil sa cardiac arrest. At well, yun na nga ang kumakalat na balita bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa pamilya ni Lloyd Cafe Cadena, pero may mga kumakalat na ng mga chismis na ito ngang si Lloyd Cafe Cadena ay dinala sa ospital dahil sa sakit na kumakalat ngayon. At ang sakit na ito ang pinakarason talaga kung bakit napunta si Lloyd sa ospital. Okay naman daw siya noong dumating roon. Pero pagkalipas ng ilang oras ay bigla na lamang itong inatake sa puso. At pagkatapos noon ay namaalam na si Lloyd Cafe Cadena dahil dineclare na na cardiac arrest. Well, disclaimer lang po, wala pang opisyal na anunsyo mula sa pamilya ni Lloyd tungkol sa kanyang totoong naging dahilan ng kamatayan. Ang balitang ito ay galing lamang sa mga posts sa social media tulad ng Twitter, Facebook at marami pang iba. Pero balikan natin ang hula ni Rudy Baldwin. Tama nga ba na nakakahula itong si Rudy Baldwin sa mga mangyayari sa hinaharap? Sa kanyang statement na may mamamatay na isang sikat na vlogger, kung ito ay gagamitan ng matematika, mataas talaga ang probability na mangyayari iyon dahil marami namang sikat na vlogger sa Pilipinas. Meron tayong iba't ibang definisyon kung ano ang basehan natin sa kasikatan. Pwedeng ikaw ay sikat dahil marami kang bashers, pwedeng sikat ka dahil marami kang followers, or pwedeng sumikat ka dahil sa isang malalang issue. At ang mga tao na nafo-fall sa kategory na yon ay pwede na nating sabihing sikat. At ang tsansa o probability na mayroong mamamatay na sikat na vlogger ay mataas kung pagbabasehan lamang natin yung statement na may mamamatay na sikat na vlogger dahil napakarami pong vlogger na sikat dito sa Pilipinas. At dahil certain naman na darating ang kamatayan sa isa't isa, so posible talaga na mangyayari yung naging hula ni Rudy Baldwin. Pero ang mas naging creepy dito ay ang pagiging specific ni Rudy Baldwin sa kanyang hula. Hindi lang niya binanggit na isang sikat na vlogger, kundi nilagyan pa niya ito ng dahilan ng kamatayan, ang cardiac arrest. Well, hindi lang naman ito ang first time na nakahula si Rudy Baldwin tungkol sa kamatayan ng isang sikat na tao. Nabalitaan natin na noong nakaraang buwan ay nahulaan rin niya di umano ang naging kamatayan ni Kobe Bryant. Pero ang malaking katanungan, dapat ba nating paniwalaan ang mga hulang ito? Para sagutin ang katanungan na yan, ilagay natin ang kontekstong ito sa paniniwala ng mga Kristiyano. Sa mga Kristiyano, wala tayong tinatawag na manghuhula, pero merong mga tinatawag na propeta. At ang mga propetang ito ay itinalaga ng Diyos para magbigay ng mga mensahe, mga babala, o mga prediksyon patungkol sa mangyayari sa hinaharap. Isa na nga sa halimbawa nito ay si Prophet Daniel, kung saan siya ay binigyan ng vision o mensahe ng Diyos para sa mangyayari sa katapusan ng mundo. At hindi lang siya nag-iisa, maging si John the Beloved rin ay binigyan ng ganitong vision ng Panginoon. At para matest mo na totoong propeta at hindi false prophet ang isang nagki-claim, ay kinakailangan lahat ng mga sinabi niya ay nangyari. At masasabi nating hindi totoong propeta o false prophet ang isang nagki-claim kapag isa sa kanyang mga sinabi ay hindi nangyari. Dahil kung Diyos ang pinanggalingan ng mga mensaheng ito, ay tiyak na mangyayari. Dahil alam naman natin na ang Diyos ang may kontrol at may gawa ng lahat ng bagay. Kaya nararapat lang din na higit sa lahat, magtiwala sa Diyos dahil siya ang mas makapangyarihan sa lahat. Ang pangalawa sa pinag-uusapan ngayon ng mga netizens ay yung premonition di umano ni Lloyd Cafe Cadena na matatagpuan sa isa sa kanyang mga huling vlog, kung saan binanggit nga niya dito ang isang hagdan na di umano papunta raw sa langit. Ngunit ano nga ba ang premonition? Ang premonition ay isang kutob o kaba na mangyayari ang isang bagay.
Subalit kung ating iisiping mabuti, wala namang mga logical connection ang mga premonition na ito. Dahil marami sa mga ito ay sinasabi lamang ng mamatay na ang tao. Ang ginagawa ng ilang tao ay naghahanap sila ng mga nasabi ng taong namatay bago siya pumanaw. At sa dinami-daming salita na nabitawan ng taong pumanaw na yun, ay malamang sa malamang ay merong isang salita na kanyang nabitawan na maaring idugtong natin na dahilan ng kanyang kamatayan. Pero wala pong logical connection iyon. Pero nasa sa atin pa rin kung tayo ay naniniwala sa premonition o hindi. Well, kung ikaw naman ang tatanungin, Eva Joyce, naniniwala ka ba sa hula o premonition? I-comment mo na yan sa baba. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento at political issue, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang Bansang Pilipinas. Peace out! Boom!